Hello, mga kachika. Welcome to my blog. Narito na naman uli ang inyong Kachika Amor by Nosa. First of all, I would like to invite you to subscribe my channel, Amor by Nosa. Please share and subscribe. Ang pag-usapan po natin ngayon, ang tatalakayin po natin ngayon, ay isi-share ko sa inyo ang pag-apply ng tamang application ng makeup. Anyway, lahat naman ng makakapanood ng mga makeup vlogs, may kanya-kanya po yung techniques. Ang sa akin naman, simpleng-simple lang naman ang techniques sa aking pag-apply ng makeup. Since I was a resident makeup artist of Viva Films before, as I said earlier sa mga vlogs ko, like sa ginawa kong movie ni Rupa Miquinto, shout out to Rupa Miquinto, Jay Manalo, Albert Martinez, at saka Maritone Fernandez, yung pong Gloria Gloria Labandera. So, yun po yung isa sa mga makeup ko sa pelikula, at sa mag-iratom lang po ako, Torotot with Claudia Coronel and Leo Martinez. So, shout out po kay Direk Leo Martinez at saka kay Claudia Coronel sa US, sa Boston. Sana mapapanood mo itong aking vlogs. Sana, at ganun din po, shout out po kay Rupa Miquinto, kay Jay Manalo, mga friend of mine, Miss Maritone Fernandez, at saka Miss Odette Khan, my favorite character actress. So, sa akin pong episode ngayon is the right way how to apply makeup. Itong makeup na ito na i-demo ko ngayon to follow po yung mga party makeup at saka office girl or corporate makeup, 10-minute corporate makeup. Yun, napakadali naman po. Siyempre kung may iba-iba po ang inyong napapanood na mga makeup tutorial, so ito naman sa akin ay tutorial pa rin po ito kung tawagin, no? So ang pag-apply po ng tamang makeup ay hindi naman po kailangang mamahalin ang ating i-apply na makeup, ano? So ang importante po ay ang mag-apply ka ng makeup kahit hindi mamahalin, basta quality, at saka nasa sa inyo po yun na ang pag-apply ng tamang makeup. So, mga kachika, ito bago ko po sisimulan ang aking pag-share ng makeup application is actually, as I said earlier, na hindi natin kailangan mamahalin ng mga makeup. So, depende po. Basta, marunong lang po tayong magalugad sa mga malls kung saan may mga sale na mga makeup, and then at the same time, quality naman. So, go po tayo doon. At ako naman, I'm so blessed na isa sa mga aking avid customers na si Ate Asing, no? Si Azucena Banggis, shout out po dyan sa Green Hill, si Ate Asing na napakabuti po niya at binigyan po niya ako, nirigaluhan po ako ng isang napaka-social na makeup kit. At ito po ay galing pa sa Hollywood. Alam niyo po kung sino po ang designer ng makeup kit na to, at ang kanyang product na ginawa ay si sikat na sikat sa Hollywood na si Neiman Marcos, na may mga salon po siya sa States. So, ito po yung designer makeup kit niya. Ayan po yan. So, I'm so blessed naman na kahit hindi ako bumili ng makeup kit, makeup. So, I'm so blessed na, ayan, kompleto po yan from lipstick to 8 eyeshadows, and then blush on, blushers, at saka mga mascara, lipstick. So, wow, this is palaging iniingat-ingatan ko to kasi pag nag-shooting ako or kagaya ng huli kong shooting, Miss Lara Kigaman ng Butanding with
Ayun, ito po yung ginamit ko sa kanila habang nag-shooting kami. Ayan, sobrang ganda ang aking makeup kit. Ayan. So, bless na po ako dahil mayroon pong nagkaloob sa akin ng ganyan. So, yun ha. So, ulitin ko po sa aking pangungulit sa inyo. Please, share and subscribe my channel Amor by Nosa. Thank you po sa lahat. Sana wag po kayo magkukulitan sa akin. So ito na po 'yon. Ito po 'yan ha, kasi kagigising ko lang, umuulan-ulan. So ayan ha, kagigising ko lang. So ngayon, syempre may mga oils pa 'yan. So kung tayo oily, ang types ng skin natin ay oily, so we need a toner, no? Toner, no? Or astringent. So lilinisin muna natin, kasi kahit tayo galing sa tulog, syempre may mga oils and makeups, you know. So ngayon, ang gagawin natin is lilinisin natin ang ating mukha ng astringent or toner. Ayan. To get rid of oils and dirt, no? Kasi kahit tulog tayo, meron pa rin yan eh. Kasi, you know, earth is the fountain of dust. Okay? So, kahit tulog tayo, may dust pa na. Ayan, nakikita nyo, may dust pa rin ang aking mukha, oh. Kahit bagong tulog ako, gising. Ayun. So, always remember na laging upward stroke ang ating pag-a-apply. Kahit mag-apply tayo ng makeup, kahit maglinis tayo ng mukha, cleansing and cream. Ay, nag-guess naman itong aking bunso. Say hi, bunso! Hi! Hi! And then, may apo, mahilig siya mag-makeup. So, kinukulit niya na naman ako, gusto niya mag-makeup. Kumaya na, baby, ha? Ayan. Ayan po, yan. Laging upward po ang stroke ng paglilinis sa ating mukha. Ayan. So, may sa susunod ko pong vlog ay yung paano po ang complete facial treatment and cleansing of the face. Ayan. Upo. Wala na pong virus po. Siyempre, ayaw, pinaalis na ni Jesus. Sisko, itong apo ko 3 years old lang. Alam na kung ano yung nagaganap sa panahon. Yung wala naging virus. So, sir, very positive po siya. Tsaka, he's very blessed na nung buntis pa lang yan, nag-attend kami ng El Shaddai. So very blessed. So, upo. Ayan po. So, anyway. So, ako po talaga, hindi naman sa pagmamayabang. So, ano ako, masyado po akong maalaga sa aking skin. So, although, ito po yung mga imperfection, no? So, itong skin ko ngayon na medyo ito, dark spot lang naman, very little. At saka maganda po ang tulog ko kaya wala po akong gaanong eye bag. So, meron, thank you baby, pogi daw si papa. So, kunyari girl ako, no? Kung merong Paulo Ballesteros makeup, so meron naman akong Amor by Nosa, ala makeup Amor by Nosa, no? So, ayan ha. So, ang version ko ngayon is parang version ni Paulo Ballesteros na magpa-transform ng pag-makeup. So, kunyari lang, ano, kung girl lalo ako ngayon sa application. Pero, pareho lang naman yun. Kay girl lalo, o, ano, tuturo ko naman paano mag-apply ng makeup. Kasi, my next tutorial is yung misis ko naman gagawin ko siyang i-apply ko sa kanya evening party makeup at saka corporate makeup or office girl, no? Ng mga nagmamadali na office girl. So, ngayon po muna, ito yung pinaka-basic po natin. So, ngayon, baby JJ, pahingi nga muna akong tubig na tubig. Doon na lang sa baso, be. So since, ano, the first application is, let's say, wala naman akong eye bags, no? Kasi maganda ang tulog ko. Sa baso na lang, ayun, takip ng thermos, So, ayun. Ayun, no? So, excuse me. So, love you, pa. I love you, baby. So, ngayon, yes, thank you, baby. Always,
appraise, lagi siyang nag-ano, lagi siyang nag-mahanga or lagi siyang nag-please. So ito, ito yung tinatawag natin na concealer. So, concealer, bebe. So, ang concealer po ay dito po yung nilalagay kung medyo may dumating dark spot sa mata, sa ilalim ng ating mata. Ayan na po yung ang concealer na yan, oh. Ayan po yung concealer. Oo. Nilagay ito bunga nga. Oo. Excuse me, ano ba yan? Okay, ano, pati bukasan bunso yung aking ang isang ilaw para lalabas ang beauty. Ay, naku, laging kumakain. Hello, mga kachika, sabihin mo dali. Dali. Hello, mga kachika. Dali, sabihin mo na, dali. Hello, mga kachika. O, dali, same na. O, dali, oo, ganda-ganda ng baby ko. Mamaya may make-upan kita. Sabihin mo na, hello, mga kachika. Dali, dali na. Ah, ayun, ayun. Shy siya ngayon. Ano ba naman niya? Nag-allergy rhinitis po ako. So, pasensya na po. So, ito po yung nakuha kong dark spots. Uy! Diyos ko po. Nung nag-shoot kami ng huli sa, ano, sa Butanding, sa Sambali Summer po kasi yun. With Miss Lara Kigama. Okay. Oo. Tapos, excuse me. Grabe. Ang allergy rhinitis. Oh, Diyos ko po. Ito yung ano, ito po yung concealer natin. Ilalagay po natin yan bago natin apply ng foundation. Okay. No, don't touch my makeup first, ha? I should apply your makeup later. Oh, later, eyeshadow. So, dito, so, ilalagyan po natin yan. Upward stroke po yan. Ilagay po natin yung ano, concealer. Concealer. Ah, paki-assist mo nga si Sia, nangingialam sa aking makeup. So, ayan po, yan. Ayan po, yan. So, may concealer na tayo. So, napansin nyo, nag-blemish yung, ay, nag-vanish yung aking dark spots yan sa, ano yon araw kasi lagi kami nagsishooting summer. So, ayun, nagkaroon ako ng dark spots sa aking, pero very, ano lang naman, very manipis lang naman. At saka ito po yung ito po mabilis lang po yan sa next ano facial treatment natin at saka bleaching sa mukha, maalis po yan. Yan. yan ano. So next step is nasa kung depende naman yun kung meron kayo mga pre-curls or pecas or depende lang din yun kung meron kayong napuyat kayo bago po sa inyong napuyat kayo bago sa inyong pupuntahang mga okasyon. So ito po 'yon. So let's say ito na na-blend ko na po yung tawag nito, concealer. So ngayon ito na po 'yon mag-make. Ito po ako pag nagme-makeup kasi inuuna ko muna yung bandang kanan. So the right side muna 'yan inuuna ko. Yan ina-applyan ko 'yan ng ayan na foundation. So ang foundation po depende po 'yon sa skin tone nyo. Kung kayo po ay morena or dark skin, so wala naman talagang black skin eh, morena or dark skin, ano po yan? So, ang gagamitin po ninyo, pwede po tayo gagamit ng foundation na mga tan shades, no? Ngayon, kung kayo naman ay fair complexion or maputi, so pwede po tayong gumamit ng mga fair complexion like for example itong orange blush na orange blush ng Kokoryo Cosmetics. Ayan, shout out to Kokoryo Cosmetics and also or Rosette shades, no? Meron kasi yan sa Kokoryo Cosmetics. I prefer Kokoryo Cosmetics and Revlon kasi ano yan, maganda. Pag Kokoryo kasi, it fits for the, Asian skin, no? Asian skin, tsaka magaling siyang banat ng skin, pang makeup ng Kokoryo. Ayan, oh. So, ayun. Ayan na, unti-unti na. Opo. So put it back, little girl. So, talagang always siya kinakalkal niya ang aking makeup kit kasi
Gusto daw niya magpa-makeup. So later, baby, I will apply makeup on your face. So ayan po. Ayan po yan, ha. So ayun na, buong mukha ko na po yung nalagyan ng foundation. She's always wave. She's always waving ano, her hands. So lagi niyang gusto kayong ibatiin. Ayan po, ha. Oh, super flawless na po yan. Ayan. Oh, okay. So hindi lang po sa mukha tayo excuse me. Hindi po lang sa mukha natin. I love you, baby ko. Ayan, pogi mas papa. Oh my god. Ayan, hindi lang po 'yan sa mukha lang po natin, no. So magkadugtong po 'yan. Ang pinaka-importante pong kulay na mapantay itong yung leeg, no. Leeg sa mukha. Ayan po 'yan. Yan, pati tenga. Okay. Ayan. Ayan siya. Para pumantay. Ayan po. Ayan, pumantay na po. Ayan sa leeg. At saka sa... Ayan. Sa dibdib. Ayan. Kung off-shouldered ang mga damit nyo. So, pwede po nyong gawin yan. Na off-shouldered yan. Since pandemic, syempre kung may mga attendant kayong mga exclusive occasions. So, yun na kailangan pumunta sa inyong mga parlor kasi alam mo na to make ingat, ano? Iba mas maganda yung nag-iingat. So, hanggang hindi pa talaga totally bumababa yung problema sa mga disease, no? So, ayan po 'yan. So, kailangan matuto kayong ganyan. So, since may foundation po tayo at saka may sponge po tayo, yun na po yan. So, yan. So, since nailagay na po natin yan, idadump po yan natin. So, idadump natin ng facial tissue. Na? Ayan, ito po facial tissue. Yan. Idadump po natin yan para magdidikit siya. Mag-intact siya. Na kahit ano, mabasa kayo dyan sa labas, pawisan man kayo, intact po yung foundation. Optional naman po ang pag-foundation. Meron po din po tayong liquid foundation. Ayan, liquid foundation. Ha? So, ang liquid foundation kasi, nasa sa inyo yan kung ang bibilhin yung liquid foundation. So, actually kasi ang liquid foundation medyo may kamahalan kaysa doon sa mga cake foundation. So, ayan na po, ha. Na-dump na po natin. So, intact na po yan, oh. Totally covered na po yung mga blemishes ng ating mukha. Kasi, meron po tayo talaga mga imperfections sa mukha. Hindi po yun maiwasan dahil tropical countries po ang ating bansa, na. So, next is, so, pwede na po tayong maglagay ng ating pwede tayo na maglagay ng ating from Neiman Marcos. Meron po ako ditong ito eyeshadow. So eyeshadow. So pwede na po tayong maglagay ng eyeshadow sa ating So magbe-base na muna tayo. So nasa sa inyo naman yung kung anong gusto niyo i-base sa inyong mukha. Kung gabi naman, pwede kayong mag-base like this, gold siya. So yan. Kung araw naman ang inyong okasyon, ay pwede tayong magbe-base sa ating eyeshadow ng, okay, let's say, ayan ito. To pink. Yan. Pink po yan. Or, light brown. So, ito po yung pwede natin gamitin sa ating, So, meron din po tayong water, tapos tissue. Ito yung eyeshadow. Hello, brush, papa. Hello, baby. Later, baby. Ay, thank you, baby. Diyos ko, lagi akong hinahangaan. So, ito po yan. So, napakasimple ko pong magano. Ako po kasi, ang techniques ko po, bago ako maglagay ng eyebrow, no, inuuna ko muna eyeshadow. So, nandiyan lang naman yan. Pare-pareho lang yan. Kahit ang mauna, basta ang lalabas, maganda. Ayan po yan. Ito na, meron na akong base na parang light brown siya. So,
since napakamahal po itong mga makeup na to, kung mamahalin pa makeup na, ingatan po natin. Huwag po na, yung po natin ikukuskus ng todo na naglilipara na po yung mga ano, cake, makeup, ano. So, ano, so, nadagdadump lang po tayo. Dump, dump. Kasi mamahalin po yung makeup nung kaya ingatan talaga siya na mag so kasi ito palibhasa mamahalin, no, hindi ko makabumili ito, ito kahit kuskusin mo yan hindi po yan siya nagpowdery, no, hindi kagaya nung pag ibang makeup brand na pag ginanun mo nagtatanggalan, nagpa-powdery siya. Siya hindi, oh ayan, intact po siya, no, wala siyang natatapon, so very economical po siya kasi syempre kung hindi siya economical napakamahal po niyan. So ayan na po siya, naglalagay na po tayo ng ayan, base sa ating mukha. Ayan. Ayan, mamaya-maya na lang makikita nyo na ang transformation ni, ano, Kachika Madam Amores. Ayan. So, kaya ako, ginagawa ko to kasi isinishare ko talaga yung gift na binigay ni God sa akin. Na, sabi nga nung pinsan kong vlogger, shout out po dyan sa Kuwait sa aking pinsan na si Gina. Vlogger po din siya. Certified vlogger na po siya. Sumasahod na po siya sa kanyang vlog. So, ano po, yun, tawag niyan. So, ayan na po, ha. So, sinishare po. Sabi nga niya, sabi niya, pinsan, napaka, ano naman, ang dami mo namang nagagawa sa iyong, ano, sa iyong vlogs, sabi ko. Gusto ko mas variety para at least hindi boring naman. So, ayun. So, sinishare ko lahat ng aking natutunan, no? So, kung sa gabi naman, medyo dramatic. So, maglalagay po tayo, no? Akala natin, sa isang eye makeup, akala natin isang kulay lang. So, ako, nagmalagay ko ng 4 to 5 shade sa mata na lalabas. Akala mo, isa lang. So, ito po yun, parang gold. So, kunyari, lalabas ako ng gabi. Ito na po yun. Ayan po, yan yung pinaka-highlight siya ngayon. Gold. Nakikipapansin niyo po yung gold dyan. So, mas dramatic po yan. So, ano po, sa paglalagay po kasi ng ano, ako, optional din po ang paglalagay ng eyebrow. So, ako kasi, instead na pencil ang nilalagay ko sa eyebrow. So, yun, nasa sa inyo pa rin yun. Ano po, ang nilalagay ko po sa aking eyebrow ay, pag nag-make up po ako sa aking mga customer, sa mga artista like Claudia Coronel, Marie Tony Fernandez. Ay, ito po yan. So, cake eyeliner po. Sanay po ako. Pero optional din po cake eyeliner. So, pag naglagay po tayo ng cake eyeliner, like for example, may brown and black po. Pag araw po, brown po. Pag gabi, syempre, madilim. So, ano po tayo ng black. No, pwedeng black sa eyebrow. So ako pag naglalagay kasi ako ng eyebrow, no. Dito po, ito po meron po ditong mga wag po nating buuhin na lagyan agad ang ng dark ating eyebrow. So dito po 'yan. So para po hindi siya para po siya hindi agad malagay yung buong-buong kulay. So pwede nating iano dito. Pwede po nating ilagay muna ng ganan para yung tira yun yung ano. Yun yung matitira dito, yun yung pagano. Or hindi masyadong matapang. Ayan po, yun. Ayan, nadudulang ako. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan lang ako mag-simbre nga. For example, kasi, pero kung less po ang hair nyo sa inyong eyebrow. Thank you, baby. Opo. Less po ang pagbuhok nyo, balahibo nyo sa inyong kilay. So, preferably, ano, maganda po yung apply yung pencil. Ayan po. Ay, since may buhok naman ako sa kilay, so ito po yan, ha. Huwag nyo po dito, ha. Huwag po dito ilagay agad. Dito po yan. Yan. Ayan, yan. Huwag po nyo ilagay doon sa dulo kasi parang may ano, nagiging matapang po yung labas ng inyong eyebrow. Ayan. So upward, tapos pa downward yan na siya. Para magkaroon ng contour, no? Ayan, contour ang kailangan. Ayan na po, oh, nagkaroon na po ng shape. Yes, Carlos po ang tawag dyan, bebe. Thank you. Ayan. Opo, later on, bebe. Opo, thank you, bebe. Don't touch, bebe, ha. Ayan po, oh, nagkaroon na po ng shape yung aking kilay, no? Kala mo, no? Kilay ng babae. So, ito, nagkaroon na po siya ng shape, ano? Ayan. Ayan na siya. Nagkaroon na yan ng shape.
So, pa-upward, and then a little bit downward. Yeah. Tapos, di ba po, alisin na po natin, no? So, but after this cake eyeliner. Thank you, baby. Wait lang, baby, ha? Opo. O, sige, malalaman. So, alisin po natin sa tissue yung nailagay natin ito. So, ang gagawin po natin, so, wala na po yan, no? Parang tira-tira na lang yan. So, lalagay po natin, iba-brush po natin. Back. Ayan. Doon sa pinaka... No, no, don't touch, baby. That's very expensive. Ayan, ito sa pinakadulo. Ayan, ayan, ayan. Yung hindi natin nilagyan kanina, ito ngayon yan, mga tira-tira pa ilalagay natin dyan. Para maging smooth looking ang inyong beauty. Ayan, diba? Jose, ayan, buo na siya, pero mas lighter yung pinakaunahan. So, hindi tayo masyadong matapang tingnan. Kasi pag dinilagay nyo agad dito, ito po yun, oh. Pag nilagay nyo agad dito yung eyebrow nyo, pangit po, ayan. Nagiging mukha po yung kontrabida. So, ngayon, ayan yun, pabrush mo siya pabalik sa pinaka puno ng inyong eyebrow. Yung tira po, naalis na po natin yun, di ba? So, ito po yung tira. So, di ba po, ang very smooth po ang aking eyebrow. At saka po, ang ano po, akala mo pa lang po, parang wala po siyang eyebrow, di ba? Very natural po yung eyebrow, no? So, para mas lesser, para hindi maging matapang. So, kunyari, gabi po yung ating pupuntahang okasyon. Ayan, so, nagumamit po ako ng black na cake eyeliner. Ayan, so, ayan lang naman. Ayan, so, pag-araw, brown po ang gagawin natin. So, wag do touch, baby, ha? Thank you, baby! Okay, ayan na po. I love you, baby. Thank you, baby. Lagi araw-araw, sa isang araw, pogi daw sila po. Ito po ngayon. So since cake eyeliner pa rin ang gamit ko, balik tayo sa cake eyeliner, ano? So, maglilinya po tayo. Since ako, kunyari singkit po kayo, no? So, ito po, yan. Pag chinky eyes po tayo, ayan, dadump natin yung sa tubig, tapos, papunasan natin ng tissue. Tapos, huwag masyadong basa pag naglagay ng cake eyeliner, ha? Ayan, huwag masyadong basa. So, maglalagay po tayo ng ating eyeliner. So, yan, dump na naman para hindi lahat mag... So, ngayon, singkit ako. So, pwede natin palakihin ang mata ko ng pag-singkit ko. So, gaganan. Dito po kayo magsisimula. Ayan, o. Oh. Ayan, ha. Para lumaki po yung aking mata. Kasi, pag-singkit, mas maganda pag nagiging almond shape. Ayan na po, yan, o. Oh. So, before, after na. No, don't touch, baby, my makeup, baby. Ayan. So, ayan na po siya. Yung tinatawag po nung sa sinaunang mga makeup solid. So, pag dinump po natin, kailangan bawasan natin ng tissue para hindi po lahat mo. Ayan na po yan. So, yung tinatawag po na, ang pinakamaganda pong mata ay yung tinatawag na cut. Ayan. Cut, ayan na siya. Oh. Para nang pinalaki yung mata. So, dump uli. Dump. Ayan. Tapos, dump din sa tissue para hindi lahat lalabas. So, ayan po. Ayan, oh. Gagawin ko na po. Cut eye. Para lumaki ang aking mata kasi. Pag singkit kasi, mukhang malungkot. At saka mukhang suplada. Pag almond. Kala mo na. Pag almond eyes. Pag almond eyes, kala mo nakangiti ang mata. So, pinakamaganda talaga mata is almond. Almond shape na mata. Ayan, ayan na. Ayan na siya. Unti-unti nang naging almond ang aking eyes. So, sa sinaunang mga makeup, hindi na tanawag nilang cut eye. Like, kagaya ng mga makeup eyeshadow ni Queen Cleopatra of Egypt. Ayan. Actually si Queen Cleopatra, hindi po yan siya talaga Egyptian. She's from Greece, no? So parang dayo siya. So dayo po yan siya sa Egypt. Siguro kalooban ng Panginoon na magre-reign siya as queen. So, alam mo na, bebe, don't touch ha. Don't touch my makeup.
So ngayon, since meron na tayong ditong eyeliner sa baba, so para mas dramatic pa ang ating eyeshadow, ayan. Ato yun. Lalagyan na tayo ng eyeliner dito. Ayan, ayan. Oh. Maglalagay. Iko-connect po natin yan doon sa in-apply natin sa baba. Ayan. Ayan na yung cake eyeliner. Para, ano, magiging almond shape ang ating mata. Look. Oh, buhay na yung mata ko, no? So, dump. Tapos, lagay uli ng eyeliner. Ayan. Eyeliner na yan, no? So, eyeliner. Tapos, ihilain po natin palabas ang eyeliner na yan para mag-extend yung ano, shape. Shades, ano? Ayan na siya. O, diba? Ayan na siya. Nagiging cut eye na ako. Yan. So, since meron na tayong eyeliner dyan, naka-base na sa baba, dadako po tayo sa pinaka-desired color natin. So, I decided na magko-color ako ng look. Wow, what a nice shades. Yeah. Ito, parang royal blue yata ito. So, napakaganda ng shades ng Neiman Marcos, Hollywood. So, mag-wet po natin, i-wet po natin ito. So, pangalawang brush na po itong gamit ko. So, since blue ang aking dress, ang aking t-shirt, so, pwede po natin i-match ito ng ayan, ano. Ah, ocean blue pala to. Hindi to royal blue. Ocean blue. Baby, mayong blusher ko. Ayan, ocean blue. Dump uli. Ayan. So, since napakaganda ng quality, so kahit idadump mo, wala siyang powder na nalalaglag na. So, ito na po yun. Sandali lang para comfortable. Nak, wag. Gaganon yan siya. Ilalagay na natin ang ayan. Ibe-blend na natin ang blue. Ayan na siya, ha? Ayan. Ibe-blend na natin ang blue. Ayan. Blend lang ng blend. Ayan. So, very smooth kasi pag masyadong makapal, hindi na siya naging natural looking. Ayan. So, ayan na siya. Nagka-blue na siya. So, para po ma-blend po siya paangat, so, gagawin po natin dyan is ayan, kakalatin po natin yung blue na yan, upward, ayan, ayan, yan, yan, dump, ayan, kakalatin natin para mas maganda po ang ating eyeshadow, maging natural looking, ayan, blend. Ang sikreto po kasi sa paglalagay ng eyeshadow, eye makeup is blending, so, pero pang ilang color ko na to is tatlo na, pangatlo na tong color, no? So, color plus eyeshadow plus eyeliner. So, apat na color na yung naka-blend sa aking mata, no? So, ayan. Pwede na kayong mag-gown ng, ano, ng royal blue na gown. Ayan na po siya. Ayan. Unti-unti na naging girl ang inyong kachika. Ayan. Ayan. Laging palabas para magmukhang ayan po siya. Oh, ganda na siya. Ayan. Ayan na po. Ganda na, be. Ayan na siya. Ayan. Gumaganda na po ang inyong kachika. Ayan. Mata pa lang po yan. So, ngayon. So, since yes. Kung tayo naman ay medyo hindi katangusan. So, although, so ito po yon, meron po tayong dark brown po dito. Ayan, dark brown po dito. Pwede po tayong maglagay ng nose line, no? Ayan. So, kailangan. Kasi po, opo, thank you, bebe. Ayan, pwede po tayong maglagay ng ayan, slight po lang yan, no? Light brown po yan. Para magkakaroon po tayo ng drama sa ating ilong. To mix slimmer or sa madaling salita, nagmumukhang
matangos ang ilong. Ayan. Iko-connect po ninyo yan dito sa ano, yung ilalim ng mata para wala siyang ano, hindi siya ano, connected siya, hindi siya hiwalay na pagka nagpictorial kayo or nasa nagba-vlog kayo, nasa ano kayo, video or picture. So makikita po niyo yan na talagang tumatangos po yan. Ida-dark niyo yan to mix your nose slimmer. Ayan. Ayan. Biblend lang po niyo yan. Ayan. Ayan na po. Ito po yun. So, parang light brown para hindi siya halata. Ayan ha. So, ibabalik na ko. Be, wag maingay. So, since ito, pwede mo to ideal na igakan lang siya. Gigi, isap. Walang hahawak yun. Oo. Ayan na siya. Ayan na po yan. No? Matangos na po tayo. Tumatangos na po yung atong ilong. So, yan, pwede rin po kayo mag-blend ng sandali, ha? Pwede tayo mag-blend naman ng parang terracotta brown, no? Terracotta brown. Ayan. Talagang sweet-sweet ng aking baby. Love you, Maria. No, not yet, yes, sige. Ayan. Kunin mo lang yung towel niya, Ate Ab. Hindi niya kaya. Ayan na. Jumpy. O, di ba? Ayan, mukha na tayong matang.